Sa oras, mga ka-YouTube, sandali lang to. Iiksihan lang natin. Gusto ko lang pasadahan tong ano na to, topic na to, para makompleto yung ano. Kung naalala nyo yung topic natin, mga klase ng processor. Ito naman, ipapakita ko sa inyo at papaliwanag. Yung kaiba nung Intel at AMD. Intel processor, AMD processor, Intel motherboard, AMD motherboard. Para mas malinaw. Kasi dun sa topic natin na mga klase ng processor, CPU yun ha, Central Processing Unit. Yung mga pinakita kong yung mga square, yung slot 1, yung pinless ng Intel, dito naman yung mga sinusuksukan niya, yung mga socket na tinatawag. Kasi ang kapag processor ang pinag-usapan, CPU yun ha, Central Processing Unit. Kapag CPU, processor ang pinag-usapan, dalawa lang yan eh. Kung hindi Intel, AMD. Halimbawa, dalawang kumpanya lang kasi silang gumagawa ng ng CPU, Central Processing Unit, o tinatawag na microchips. Halimbawa, isang buong computer, halimbawa lang ha, branded, HP. Bumili kayo ng isang set na computer, HP na isang set, nakalagay sa yung specs, halimbawa, Intel processor, pero yung tatak ng computer, yung brand ng computer, HP, pero ang, sa specs niya, nakalagay doon, Intel, ang CPU niya, yung Central Processing Unit, doon na nagkakatalo yun. Yung brand ng computer, HP, pwede namang, compact ang tatak ng isang buong computer, pero ang processor niya, AMD, nakalagay. AMD processor, ganon. Papakita ko sa inyo yun. Halimbawa, ito. Yung tulad ng mga dinedemo ko nung una, makikita nyo, di ba, motherboard to ng AMD. Combo to ha, combo. DDR2, tsaka DDR3. Ang pwede mong isalpak sa slot niya. Ito yung CPU yung sinasabi ko. Lumabas po yung thermal paste. Okay. Ito ang processor ng AMD. AMD yan ha. Yung socket niya, ganyan ang itsura. Yan. AMD processor. Nakalagay naman dyan eh. Tsaka, yan. Hindi siya pinless. AMD processor. AMD motherboard. AMD socket processor. Ganito kasi yan eh. Ito, sample ko to. Ito namang ASRock to ha. Ito MSI. Purbuo kasi pareho to eh. Atanggalin ko muna tong processor pan. Hindi ito ang original processor pan ng Intel processor. May brand na to eh. Halimbawa, Thermaltake, o kaya Cooler Master. Wala akong pandemo kasi ano eh. Original heatsink pan nakasama ng Intel processor. Bayan nyo sa susunod. Gusto ko lang kasi ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng socket kapag Intel. Ganito naman ang itsura ng socket niya. Tanggalin mo nga muna ito.
Tara. Yan. Medyo mahirap kasi pagka ano eh. Pagka nagtanggal ka ng mga branded na heatsink pan, medyo mabusisi. Yung iba, nakatornilyo pa. Kailangan mong tornilyohan. Yan. Ganto kasi yan eh. Pag binili mong motherboard na pang Intel, ganto ang itsura, lalo na sa mga modelo ngayon na i-series. Halimbawa, i3, i5, i7. Puro pinless na yon. Ganto ang itsura ng ano niya. Socket. Ganto ang lock. Ganyan, diyan. Yan. Kung mapapansin nyo, para siyang kabaliktaran. Ito, walang tusok-tusok. Kung sa AMD, may tusok-tusok. Diba? AMD, Intel. Ngayon, yung socket, butas-butas. Para sa tusok-tusok na processor. Diba? Socket ng Intel, tusok-tusok yan. Para naman sa walang panusok na processor. Yan ang pagkakaiba ng motherboard ng Intel at processor. Parehas combo type to, kung mapapansin nyo. Pwede siyang saksakan ng DDR2, DDR3. DDR2, hindi lang DDR3, yung Asul. Dito naman, ang DDR2, yung Asul, ang DDR3, yung itim. Combo type kung tawagin. Ngayon, ang pinopoint ko dito, kapag mag-assemble kayo, kapag bubuo kayo ng isang system unit o kung mag-build kayo ng isang buong computer, dapat alam nyo kung anong pipiliin yung processor at alam nyo rin kung anong bagay sa kanyang motherboard, kung anong compatible sa kanyang motherboard. Kasi hindi pwedeng ipasok ang ano eh, ang processor ng Intel sa motherboard ng AMD. Pero ang mga memory ng pang AMD motherboard pwede sa pang Intel motherboard. Walang problema yan kahit ganito. Kahit pagpalit-palitin natin yan. Halimbawa, sa DDR3 pala yan. DDR3 yung pinatas yan. Halimbawa yan, oh. Memory. Sinaksa ko sa motherboard na Intel. Intel to eh. Ganito ang itsura ng ano, pagka Intel. Ngayon, sasaksak natin siya sa motherboard ng AMD. Walang problema yan. Kahit saan mo isaksak ang memory, Intel motherboard, AMD motherboard, walang problema, gagana pareho. Pero, ang hindi lang pwedeng ano yun dyan, ano ba, itong mga PCI na to, PCIe, pang video card. Kahit saan mo isaksak to, pwede. Saksak ko ng video card. AMD motherboard. Saksak ko to sa Intel motherboard. Video card, PCIe. Okay lang. Ang pinupunto ko dito, sa processor nagkakatalo yan. Dito. Kasi nga, dalawang kumpanya lang ang gumagawa ng processor. Dalawa lang silang magkakompetensya. AMD at Intel. Kuha nyo. Kasi parang ganda yun eh. Ang AMD medyo pangmasa ang presyo. Ang Intel medyo may
kamahalan ng konti. Pero may mga nilabas silang pantapat sa pangmasa rin, katulad nga ng mga Intel Celeron dati, tapos Intel Pentium lang. Kasi pagka yung i-series, medyo matataas na yun eh. May matataas din ang AMD, kaya lang, mas nakilala sila sa mas mababang presyo. Pero syempre, sa performance, halos wala akong masabi sa kanila sa performance nila pareho. Pero syempre, kung may budget-budget at kung pang personal use mo, kung gusto mo talaga, subukan mo yung ano, yung Intel. Kung gusto mo medyo matindi yung i-build mong ano, yun nga lang, matindi rin ang presyo. O, hanggang dito lang, gusto ko lang pakita yung pagkakaiba ng Intel tsaka AMD. Processor ang pinag-uusapan doon, pagka sinabing Intel tsaka AMD. Sakit, nagkakatalo yun. Walang problema sa mga slot, kahit ano, pwede mong i-shuffle yan. Slot ng PCIe, slot ng PCI, slot ng memory, dim slot ang tawag doon. Pero pag sakit na ng processor ang pinag-usapan, hindi pwede. Kung ano yung processor mo, kailangan yung motherboard mo, pang AMD, kung AMD yung processor mo, kung Intel naman, pang Intel ang motherboard mo. Hindi ko lang kasi nakaipakita sa inyo eh. Dapat ang pande-demo ko, MSI din eh. Gantong-ganto, MSI din. Gantong-ganto din combo. Pero etong sakit lang nagkaiba. Ang sakit niya, pang AMD, gantong itsura. Pero yung forma parehong-parehong, ganto, MSI. Kasi yung kumpanya ng MSI, motherboard naman ang product nila. Pag naglabas sila ng motherboard, naglalabas sila ng arkitekturang pang Intel tsaka pang AMD. Para yung mga processor na gawa ng AMD, meron din silang pampares. Yung meron din silang labas na motherboard na pang Intel, ito. Para pag yung Intel gumawa ng processor, may pang-compatible sa mga motherboard nila. Bali, ang nagkakatalo lang yan sa dami ng bumibili ng product ng Intel o kaya AMD. Ganon. Oh. Medyo haba. Hanggang dito lang. Dapat nga mas maiksi lang eh, kasi in-introduce ko lang yung Intel at AMD. Sana kahit pa paano may natutunan kayo sa topic natin. Medyo marami kasi akong ginagawa kaya hindi ko pa maasikaso yung ibang itatopic ko eh. Pero huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy pa rin tayo. At sana huwag kayong magsawang sumuporta at huwag niyo kalimutang mag-like pala at share sa mga friends, mag-comment, at ang pinaka-importante, mag-subscribe. At click niyo na rin yung ring notification bell para lagi updated sa mga susunod nating i-upload na video. O paano? This is Janie from First Command Center, signing out.